Isang magandang araw sa inyo mga ka-G-lovers. Bali may ayusin tayo ngayon itong concert na amplifier. Bali, ang nangyari nito ay na 1-2-3 o tinakbuhan ng technician. Sabi na may-ari sa akin nung dinala to ay silang daw yung problema. Tingnan nyo maigi, parang wala na siyang IC dyan. So dinala ng technician yung IC tapos hindi na bumalik. So hindi na nila na makontakt. Kaya ibig sabihin tinakbuhan sila at na 1-2-3. Pero sabi na may-ari ay IC lang daw talaga kasi yun ang tinanggal. Pero aalamin pa rin natin kung IC lang ba talaga yung sira pagkatapos natin mag-intro. So titingnan natin yan mamaya. Intro muna tayo. Nung binuksan natin, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers, wala na siyang CD 4052BE na dalawang IC. So yan yung sinasabi na may-ari sa atin na IC lang daw yung sira. Na yan yung tinanggal na bibilin daw ng technician na hindi na bumalik. Pero ako mga ka-G-lovers, hindi ako naniniwala na IC lang to. Kasi kung IC lang talaga to, ibig sabihin dapat binalikan to ng may-ari ay ng technician kasi IC lang yung problema. Pero sa tingin ko hindi to IC, hindi niya siguro napatunog to. Kita nyo may jumper na yung heatsink niya ground papunta dun sa tone control. Titingnan pa rin natin yan mamaya kung ba't may wire yan dyan o jumper na papunta dun sa tone control. So kita nyo naman, wala talaga yung dalawang IC. So mag-check up tayo muna nito. Aalamin natin kung ano ba yung mga iba pang problema nito. Sa tingin ko kasi marami itong problema kaya hindi na binilikan na may-ari. Ito yung wala dyan, 4052BE na CD. So, nung tinignan natin, mukhang wala naman kalawang masyado. Bali, una muna natin gagawin ay mag-audio test tayo. Nilagyan ko na siya ng speaker. So i-audio test natin, aalamin natin kung okay ba yung amplifier nito. So yan muna yung una natin na gagawin. 18. So ito na mga ka-G-lovers, check natin kung may audio siya. Kasi kung may audio to, doon tayo sa tone control magpo-focus. Tingnan natin kung may audio rin doon. So test muna tayo. Nagmasok ulit sa room niya. Yan, nakita nyo mga ka-G-lovers. Ibig sabihin, okay yung pinaka-amplifier natin. So, both left and right, meron tayong audio. So, hindi ko alam kung ano ba talaga yung problema nito, ba't tinanggalan ng IC. So, next natin ay sa tone control tayo. So, check natin dito kung may audio. So, ito, napansin ko rin mga ka-G-lovers, yung volume control niya ay diretso na ikot. So, ibig sabihin, sira na to. Papalitan natin yan mamaya kung pag naayos na natin to. Yan, kita nyo, diretso na yung ikot. Mag-audio test tayo sa tone control. Aalamin natin kung mayroon ba siyang audio dito. Yan, nakikita nyo, wala siyang audio kahit naka-volume yung ano natin, yung volume control. So, ibig sabihin, walang audio yung tone control, baka dito yung problema. Kasi
wala siyang audio, kaya talagang kahit dun sa input board na tinagalan ng IC, wala talaga yan audio dyan, kasi wala din audio yung dinadaanan niya na tone control. Pero bago ang lahat, magtitest muna ako ng voltage dito kung normal ba. So tingnan natin mga ka-G-Lovers kung normal ba. Once kasi maging normal to, babaklasin natin yung mga board dyan sa may tone control. Pero pag hindi ito normal, dito tayo mag-check nyan. So meron tayong 7 volts sa kabila naman, ay wala, 0.7. so ibig sabihin nandito yung sira, so 0.7 lang siya. So dapat meron siyang positive negative at least 7 to 12 volts o 5, yan mga ganyan, 7 to 12 volts na voltage, positive and negative yan. So meron tayong 7.9 or 8 volts na positive, dapat dito meron din 6, bumaba siya, tingnan nyo 6.7, napakababa naman. So pag nilagay mo na yung tone control, nagda-drop na siya, so almost wala na siyang voltage. So kita nyo, 6.7 yung voltage na lang. So gagawin natin, babaklasin natin ito mga ka-G-Lovers, titingnan natin kung ba't 6.7 na lang yung voltage. Kasi pag nilagay na natin yung tone control, ay nagde-drop na siya sa wala na siyang voltage. So kinakain niya na yung voltage. 7808 tapos 7908 yung gamit, KA. So yan yung regulator na ginamit, i-check natin yan mamaya. So dapat chinik niya muna dito, kasi once na may kulang yung voltage dito, abnormal yung voltage, so walang voltage dyan, talagang hindi gagana yung tone control dyan. So tinignan natin yung mga kapasitor, hindi naman kinalawang, may positive and negative kasi yung supply dyan. Swerte ka kung na wala na ng supply, ay yung isa yung positive supply. Kasi pag nawala yung positive supply dyan, mawawala ng indicator light yung ano natin, yung amplifier na to. Pero pag negative supply yung nawala dyan, ibig sabihin nandyan pa yung indicator light, kaya hindi natin malalaman na dito pala yung sira. Kaya mas maganda kung masira dyan ay yung positive supply, kasi malalaman natin agad na wala siyang supply kasi wala siyang indicator light. Pero pag negative yung nawala yung supply dyan, meron pa rin siyang indicator light, kaya hindi natin mention malalaman na dito pala yung sira nyan. So bali, baklasin muna natin to, tanggalin muna natin to, tapos titingnan natin kung ba't wala ditong supply. So duda ko yung ginawa ng technician nito, nag audio test, good yung audio test, tapos wala siyang makita ng audio sa tone control, kaya napagawa lang niya yung dalawang IC sa input board, yung sira. So magpo-promote muna tayo ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel na gusto niyo yung mga ganitong video, please subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Then pa-hit na lang ng like button kung nagustuhan niyo yung mga ginagawa natin ng video. So pa-follow na rin sa FB page natin. So meron din tayong FB group, bali nandyan sa description yung mga link niyan. Bali ito mga ka-G-Lovers, may napansin agad na naman ako nung nabaliktad natin yung board. Bali meron na naman tayong nakitang isang bulate. Joke. Bulating kulay yelo. So hindi, jumper pala na wire. Meron naman tayong nakita. So ba't kaya ito yung jinamperan? So ito yung kulay green na sinasabi ko, jumper din to, wire. Yun, yun o, kulay yelo. So di ko alam kung para saan yung kulay yellow na to. Tingnan natin. Ay, ito yung problema pala niyan mga ka-G-Lovers. Kita nyo, yung papuntang supply natin dun sa may papuntang preamp board natin, may corrosion siya. So ito yung hindi tinignan ng technician.
dapat binaklas niya to para makita niya na may corrosion pala. Kaya 6 point something na lang yung bolts. Tapos meron tayong nakita dito. Parang kinat. Yun o, mga cut. Baka binuksan ito mga ka-G-lovers, kita nyo. Meron ng cut dito sa may surround natin na IZ. Ito yung TDA2030. Kinat niya na. So hanggang dito yung cut niya. Baka itong ninyo na papuntang relay ay nadamay lang dinaanan ng cutter. Pero dinugtong niya rin naman. Yan o, dinugtong niya rin naman si Nolda. Baka sa sobrang lakas ng pagkakat niya, nadamay na lang to, dinaanan na cutter. So okay, di muna natin yung gagalawin. Ito muna tayo, magpo-focus muna tayo sa pinaka goal natin. So focus lang tayo sa goal natin. So alam nyo na kung sinong vlogger yan. Focus lang tayo sa goal natin. Ito yung goal natin mga ka-G-lovers ay dapat magkaroon to ng supply. So ititest natin. May corrosion siya. Kaya siguro nagda-drop yung supply dahil sa corrosion o talagang wala siyang contact. So alamin natin yan. So set natin muna to sa DC tapos magtitest tayo power on natin. So test ko nga mga ka-G-lover. So center tap. Ito yung ground natin. Center tap. Tapos test natin dito. So meron naman tayong 8 volts sa labas ng IC. Ito yung isa. Tapos pagdating dito sa may connector na 4.2 na lang. So kanina test natin ay 6. So ibig sabihin corrosion talaga yung problema. So hindi na umaabot kasi okay naman yung IC nya. Meron tayong 8 volts. Ito lang ang walang supply. So titingnan natin yan mga ka-G-lovers. Ayusin natin yan. So anuhan muna natin to, siguro lagyan na natin ng wire pero dapat baklasin ko muna to siguro to para ma-solder natin. Hindi natin masasolder yan pag may insulator pa. So hindi na dumikit siya kaya siguro ganyan yan. Hindi na umaabot dun sa connector natin yung voltage kaya nagda-drop na siya. So ayusin lang natin yung ano nito, yung connection niya para magkaroon siya ng supply. Kasi okay naman yung 78 natin na regulator. 78 or 7908 na regulator natin. So baklasin lang natin yan. Yan, ganyan. Para makita natin kung saan ba yung putol. Sa tingin ko, dun sa may connector yung putol nito, sa dulo. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? So, nandun yung putol niya sa may dulo, sa may connector. Bali, lagyan na lang siguro natin ng wire to para makonnect natin. Kita nyo, wala na siyang copper dun sa may dulo. So, hindi na siya kumakapit. So bali itong jumper wire na pala na to, baka supply to dun sa ano natin, 70 sa TDA2030 kaya nilagyan niya ng jumper. Baka may putol na linya diyan kaya nilagyan niya ng jumper. So hindi ko muna siya gagalawin, ito muna yung aayusin natin. So napaka-importante ito. Sabi ko na nga ba, may problema talaga to kaya tawag niyan, walang audio dun sa tone control natin. Sabi patingin naman na may-ari sa atin IC lang yung sira. Buti hindi ako naniwala na IC lang yung sira. So sinabi ko sa kanila na kahit palitan natin ng isang track ng IC to, hindi pa rin siya gagana kasi wala siyang audio dun sa tone control natin o sa preamp board. So pag nilagyan natin ng IC, wala rin, useless din, wala rin, hindi rin yan tutunog. Yan, sabi ko, kailangan muna natin na mapanormal natin yung amplifier, yung tong control, bago tayo maglalagay ng IC. So, ito yung gagamitin natin na wire na pang jumper natin dyan. So, makikiuso rin tayo, makikijumper din tayo.
So, ito na. Lagyan na natin ito mga ka-J-Lovers. So, binaglasan ko siya ng balat. Or inalisan ko siya ng balat. Okay, nadikit natin doon sa may pinaka-terminal niya. Tapos, kapit natin dito. Katapos nito, magtitest tayo mga ka-G-Lovers kung normal na ba yung supply. Pag normal na yung supply, kabit natin kung may audio na yung tone control. Pag wala pa rin, recheck tayo sa tone control. So, ganyan lang yung pag-troubleshoot natin. Napakadali lang. So, pasensya na sa ingay kasi medyo may ulan dito. So, medyo umuulan. Kabit lang natin to ng maayos. So ayan mga ka-J-Lovers, tapos na natin siyang ilagay. So okay na rin to, may supply na rin siya. So next natin ay titest natin kung magkakaroon na ba ng audio yung tong control natin o preamp board natin. Bali, pwesto ko lang muna to, kabit lang natin sa dati niyang connection. Yung volume nito ay bali papalitan din natin kasi diretso na siyang umiikot. Tapos yung dalawang IC, lalagyan na rin natin siya mamaya. So ito muna yung unahin natin. Bali, magtitest tayo ng voltage dito ulit para sigurado lang mga ka-J-Lovers. So, titestingin natin ulit siya. Titingnan natin kung talagang lumabas na yung voltage dito na positive and negative na at least 8 volts. So, makakawa tayo ng 8 volts, 7 volts plus. So, mga ganyan. So, okay. Tama na yung pwesto ng multi-tester natin. Tingnan natin. So, meron tayong nakuha ang 7.9 or almost 8 volts. Sa kabila naman, ito yung may problema natin kanina na walang voltage. So, tingnan natin kung meron na ba siya. So, meron na tayong negative 8 volts. So, ibig sabihin, okay na, meron na tayong negative 8 volts. So next natin ay kabitan natin to tapos mag-audio test tayo kung magkakaroon na ba siya ng audio. Pag nagkaroon na siya ng audio, palit tayo ng volume control. Next, tapos yung ano natin, dalawang IC. Kailangan natin siyang palitan ito, dalawang audio. Testingin natin, i-audio test natin siya mga ka-J-Lovers. Tuma ka kanino man sa imo, lipa-downloadan. Hindi po igde. Saksakan doon tabi. Sa dua. As ini naman ide. Teman-teman ini sukses. Baba. Tangan yang magkaigwa siyang power. Tapos.
Oh, bigwa na. May power na. Hmm. Saksakan mong USB kung gusto mong Bluetooth. Bluetooth. Nagagana na, no? Hindi pa. Anong Bluetooth? Hindi pa, tigwira. Cellphone. Hindi, kasi nasinti ko kan. Hindi, hindi. Kung habok mong cellphone din eh. USB. Hindi yun, USB. O, tapos igwa ng FM. Ano gusto mong FM? Hindi. Para magkas ka doon pag lago mo. Iyong araw. Ini FM. Araw man po yan. Bale yan mga ka-J-Lovers, kita nyo naman, mayroon na tayong audio both left and right. So pasensya na kayo, medyo may ngayong ano namin dito. Kasi may customer kasi kami. Dahil sa okay na yung audio natin sa tone control natin, next natin ay palitan natin yung volume control. Kasi diretso na kasing umiikot yung volume control nito. Kaya kailangan natin palitan. Pag hindi natin kasi mapalitan to, baka mag-wild, mabiglan yung, halimbawa, naka-zero na kayo pababa, tapos bigla nyo nasobrahan yung ikot, baka lumakas bigla, sira yung speaker mo nyan. Kaya, kailangan natin itong palitan. Bali, mag-promote muna tayo ng channel ulit habang magkakabit tayo ng volume control kung bago pala kayo sa ating channel. At napadaan lang, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload natin na video. Then pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung mga ginagawa natin na video. Ito yung sinasabi ko sa inyo, meron siyang jumper, naka-ground siya. So nakalagay naman siya dito sa ground, tapos kinabit dun sa may heatsink. So iwan ko ba't meron tong ground. Alisin na lang natin to mga ka-J-Lovers, di naman natin to kailangan jumper na to. Basta okay naman yung supply natin, kaya malamang sa malamang, baka okay na rin yung performance nito na wala yan. So papalit lang tayo ng volume para sigurado na tayo. Tapos yung dalawang IC, papalitan din natin yun. Bali, magpa-password ulit tayo. So, medyo mabusisi lang talagang i-repair to mga ka-J-Lovers, kaya siguro hindi na to binalikan ng technician. So, di ko alam sa kanya ba't hindi niya chinagaan niya lang para ma-repair to. Hindi na niya binalikan. Tapos, sinabi niya pa sa mayari na IC lang yung problema. Kaya, kailangan IC lang daw yung bibilin natin. So, magkaka-problema tayo dyan pag kinabitan natin ng IC na hindi natin chinek ng maigi. Ito na, papalitan natin to ng volume 50k to na may loudness. Buti na lang hindi tayo sumunod sa sinabi ng may-ari na papalit lang tayo ng IC. So dapat i-check pa rin natin ng maigi kung talagang IC lang ba yung sira na sinasabi nila. Minsan kasi may mga customer na sinasabi, halimbawa ganito, wala tong power na TV ko, baka fuse lang yan, palitan mo lang ng fuse. So mga ganyan minsan yung mga alibay ng mga customer natin. So masabi naman ganito, wala yung tunog yung amplifier natin, baka IC lang yan. So palitan mo na. So dapat ipaliwanag nyo rin mga ka-J-Lovers na hindi basa-basa yung pag-re-repair natin ng ganyan. May proseso tayo. Kailangan i-check natin muna na maigi para ma-confirm kung yan ba yung sira. So ito, almost matatapos tayo sa pagpapalit ng volume control. Tapos yung IC, papalitin na rin natin. Okay, tapos na tayo dito. So
So, next natin yung IC na lang yung papalitan natin. Buti chinik natin tong volume control. Kasi kung hindi natin na-check yung volume control na to, baka nakasira ulit tayo ng speaker. Kasi mag-wild dyan, bigla mong mapalakas ng bigla. O ano ba, pawala ka na ng sound o pabawas ka na ng sound. Tapos biglang umikot na papuntang palakas, mati. So, sisirain yung speaker natin yan. So, ito na. Papalit tayo ng IC para makapag-testing na tayo kung okay na ba yung ano nito, yung sound. Nung pagtanggal natin to, mga kajilabers, meron na naman tayong nakita na naman na jumper. So, napakadami naman ng jumper nito. Ito na, oh. So, kita nyo, meron naman siyang jumper. So, binypass yung audio nito. Inalis yung IC, tapos binypass yung audio. So, alisin na natin tong jumper na to kasi magkakabit na tayo ng IC. Kaya, hindi natin to kailangan. So, mahilig naman yung nag-repair nito sa jumper. Palitan lang natin tong IC na to, tapos ay lagyan pala natin ng bagong IC to, tapos testingin natin. Buti na lang, mayroon itong nakasulat na tag sa kakabisado natin yung ginagamit na IC dito. Kaya hindi naman tayo malilito o hindi tayo magkakamali sa paglagay ng IC nito kasi alam natin yung part number na nakalagay dito talaga. Ito yung CD 4052B, ilalagay natin. Bali, dalawa siya. So, kabit lang natin ito mga kajilabers. Pagkatapos natin siya may kabit, ay magte-testing tayo. So, buti na lang mga kajilabers ay hindi nakapag-down yung may-ari nito sa technician na pinarepair nila. So, win and totally sila, hindi na pinalikan. So, resolder lang natin to. Siyempre, password natin na pag-resolder ito para mas madali yung video natin. Para makapag-test na tayo agad. Okay, almost matapos na tayo sa pag-anon nito, paglagay. Bali, hindi na natin kasi in-skip siya, pinas-forward na lang natin siya para actual yung makikita yung mga ginagawa natin, kung ano ba yung mga ginagalaw natin at ano yung inaayos natin.
Bali, ni-resolder ko na rin yung iba para sigurado na tayo. Linisan ko lang siya mga ka-G-Lovers, tapos ikabit na natin to. Tapos mag-audio test na tayo o maglalagay tayo ng input na music para malaman na natin kung okay na to. Okay, nalinis na rin natin siya. Malinis na rin to. So, double check lang tayo. Dapat wala kasing mga soldering lead niya na maliliit na tilamsik. Baka kasi dito sa mga pagitan ng paa ng ice eh, mag-short yan. So, dapat nag-double check ulit tayo para sigurado. Okay, napakaganda naman yung pagkasolda natin. So, wala na rin na mga tilamsik na maliliit na soldering lead. So, hindi halatang pinalitan ng IC, oh, di ba? Parang company rin yung nagsolda. So, magkahawig yung pagkasolda natin sa company. Hehe, joke lang. So, okay na to mga ka-G-Lovers. Next natin ay kabitan natin to para makapag music test na tayo. Matesting na natin yung audio nito. Bali, inalas na natin yung mga jumper nito para mas maganda kasing gamitin pag walang mga ganyan, jumper. Bali, malalaman na natin to mamaya pag naikabit na natin to lahat kung tutunog na ba siya. So, pasensya na, may kausap tayong customer. So, ito na mga ka-G-Lovers. Try natin siyang testingin kung okay na to. Yun na siya naman pati. Ayan na mga ka-G-Lovers. Okay na to. Nagawan din natin ang paraan. So, naayos din natin. Na ibalik rin natin sa tamang tunog niya o yung dating tunog niya. So, nandun pala yung pinaka problema niya sa mainboard na may corrosion. Hindi talaga IC lang yung sira. Sa duda ko nito, baka hindi pa sira yung IC nito. Hindi niya lang nakuha na diagnose ng maigi kung ano yung pinaka problema nito. Dapat kasi mag-check ka, mag-voltage check ka para malaman mo yung mga iba't ibang problema pa nito. So, thank you very much sa lagi niyong pag-subscribe, mga ka-G-Lovers. Sana mayroon naman kayo natutunan sa bago natin ng tutorial. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto mo